Ang ating pong topic for tonight is about God's kingdom. Gaya po na sinabi natin last week, ang ating pong series ay inulit po natin. 2 years ago, ginawa po natin itong series na ito. Our series about priorities. Yung mga bagay na dapat natin unahin. Ano? January pa rin, mga kapatid. Dapat alam po natin yung mga dapat nating unahin sa buhay. Ating pong topic is about priorities. And our title po tonight is God's Kingdom First. Sabihin nga po natin, God's Kingdom First. God's Kingdom First. Amen. Before we continue, let me just share a short story. There was a story in a Rochester, Texas, church bulletin about a young man who was working in a large department store, being told by his employer that he would be required to work on Sunday. It is dito sa ating context, Saturday. It so happened that the hours assigned to him would have prevented him attending any of the worship service to which he had been accustomed to attending since childhood. Nung pumasok daw po ito sa trabaho, binigyan po siya ng trabaho na makaka-apekto sa kanya pong gawain. Ano? Yung oras na binigay sa kanya ng amo niya, ay hindi, it will prevent him from attending yung church. The young man informed his employer that he would not be able to continue his work under these conditions. And his employer told him he would have to go. Sabi nung kanyang employer, sa kanyang amo, I'm sorry kasi kailangan ka naming i-let go. A few days later, the young man answered an ad in the paper from a bank which had advertised a vacancy for teller. May bakante daw, no? Siya ay tumugon dun sa ad na yon. In checking the young man's previous employers, the bank president contacted the department store head and inquired as to the boy's record and whether he could recommend him. Tinawagan nung manager ng bangko, yung pag-a-applyan niya ngayon, yung dati niyang trabaho sa department store. Sabi siguro nung bagong pagtatrabahuhan niya, na ina-applyan niya, tina-check ko itong tao na tayo kung okay ang record sa inyo. Ano pong sinabi nitong dati niyang amo? The bank president conducted the department store head and inquired as the boy's record. No? Sabi niya, the store manager replied, record and whether could recommend him. The store manager replied, why, yes, I will be glad to recommend him. Sabi nung dati niyang pinagtatrabaho. He will make you a good man. I just fired him a few days ago. Fired him, the bank president exclaimed. Why would you recommend a man who you just recently dismissed from your service? The store manager explained the circumstances under which the boy was released and remarked, I know he will make you a good man for your bank because if he will not steal the Lord's time, he will not steal your money. Sabi niya, hindi niya ninanakaw yung oras pa niya para sa Panginoon. Hindi niya rin nanakawin yung pera ninyo. Kaya, okay yan. Ang tanong lang, bakit hindi pa pinatuloy nitong sa department store? Eh, no? Yun lang yung question ko doon. Eh. Bakit hindi pa niya tinanggap? Okay pala sa kanya. Diba? Bakit pa niya pinired? Anyway, mga kapatid, ang point natin dito, merong kalooban ng Panginoon na dapat nating unahin. Yung kingdom ng Panginoon ang dapat nating unahin. Ang tanong dito, how much of the Lord's time have you stolen? Tanungin natin sa ating sarili. Excuse me. Gaanong kalaki na ng oras ng Panginoon ang aking ninakaw? Ano? Ito yung tanong, hindi po ako nagtatanong. Ha? Ito po yung tanong doon sa kwento. Eh. How much of the Lord's time have you stolen? Let us continue our series called First Things First, which we learn about the priorities of a Christian. Today we will understand that seeking God's kingdom must be one of our top priority. Yung nakaraan, God, ano yung title natin yung nakaraan? Nakalimutan ko na. God first, ano? Unahin ang Panginoon. Ngayon, yung paghahari ng Diyos ang dapat nating unahin. Gaya ng binasa natin kanina, seek first the kingdom of God in all these things shall be added unto you. Ready na po ba tayo, mga kapatid? Amen. Ready na tayo. Praise God. Una, the act of seeking God's kingdom. The act of seeking God's kingdom. Yung ginagawa natin para unahin natin ang paghahari o kaharian ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Sa yung seek, mga kapatid, from the Greek word, zeteo.
Ang ibig sabihin niya, of certain affinity, to seek literally or figuratively, specifically by Hebraism, to worship. Pag sinabi ng Biblia, seek first thy kingdom of God, ang tinutukoy po ng Biblia is to seek God in worshiping Him, to worship Him. Yan ay common word sa Hebrew, mga kapatid. Hebraism, to worship God, or to plot, or to be about, desire, endeavor, or inquire. Yung gagawin mo, magsisikap ka, magpupuri ka sa Panginoon, uunahin mo ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng seeking. So pag sinabi pala ng Biblia, seek first thy kingdom of God, ang tinutukoy ng Biblia, unahin mo ang pagsamba sa Diyos. Unahin mong hanapin ang Diyos. Unahin mong hanapin ang paghahari ng Diyos sa inyong buhay. Amen? What to seek? Anong hahanapin natin? Anong isisik natin? Una, God's kingdom. Anong ibig sabihin ng God's kingdom? The sovereign rule of God. Yung paghahari ng Diyos, si ang Diyos ang nangunguna, ang Diyos ang nasusunod sa ating mga buhay. Yun yung ang ibig sabihin, mga kapatid. What to seek? Ano yung sisik natin? Yung paghahari ng Diyos. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, sino ang naghahari sa buhay mo? Kung merong trono sa iyong puso, sino ang nakaupo? Amen. Nandiyan kayo? Imagine natin, kung merong trono sa sentro ng iyong puso, tanungin mo ang sarili mo, sino ang nakaupo ron? Si Jesus ba? O ikaw ang hari ng buhay mo? Ikaw ang nasusunod sa buhay mo? Kapatid, kung ang sagot mo ay ikaw, ako ang nasusunod, ikaw ang nasusunod, eh you are not seeking God's kingdom. Amen? Paano natin masasabi yon? Sa mga desisyon mo ba, inuuna mo si Lord? Inaalala mo ba ang Panginoon? O lahat ng gusto mo, gagawin mo? Ako ang masusunod sa buhay ko. Lahat ng mga decision mo, hindi mo pinagpe-pray. Ay kapatid, it's a clear sign that you are not seeking God's kingdom. Pangalawa, anong isisik natin? God's righteousness. Seek first the kingdom of God. Ibig sabihin, the sovereign rule of God, maghari ang Panginoon sa buhay mo. Siya ang nasusunod sa buhay mo. Pangalawa, the righteousness of God. Seek first the kingdom of God. And His what? Righteousness. Ibig sabihin, yung righteousness, katuwiran ng Panginoon, anong ibig sabihin nun, mga kapatid? The holiness of the heart, the purity of life, which is appropriate lifestyle of a citizen of the kingdom. Ano yung daw iuunahin? Yung paghahari ng Diyos. Pangalawa, yung pagharian ka ng Diyos. Righteousness of God. Yung purity of life. Sinisik pa ba nating maging matuwid sa harapan ng Panginoon? May pagsisikap pa ba tayong mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos? Amen. Andiyan kayo? That's seeking God's kingdom and His righteousness. Ano yung kalooban mo, Lord, sa buhay ko? Paano ako mamumuhay bilang isang Kristiyanong tagasunod mo, Panginoon? Dapat araw-araw yan ang ating goal. Hello, mga kapatid. Hindi yung parang nabubuhay ka sa sarili mong batas. Ay, ako ang masusunod sa aking buhay. Wala akong pakialam. Huwag ganun. Sabi mo sa katika, huwag ganun. Okay, huwag ganun. Okay. This is basically the king instruction the citizen what should be their utmost priority and how to live as a kingdom citizen here on earth. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon ang nag-ahari, ini-instructionan niya yung mga citizen niya kung paano mamuhay. That's seeking God's kingdom. Paano nga ba mamuhay? Makikita natin yan sa Matthew 5:2-12. Basahin natin na sabay-sabay, mga kapatid. Blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will be inherit the earth. Blessed are those who hunger, thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, they will see God. Blessed are the peacemaker, peacemaker ba tayo, amen? For they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of heaven. Blessed are the you when you insult you, persecute you, and falsely say kinds of evil against you because of me.
Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets. Amen. Ito yung Beatitudes. Ang ibig sabihin, Beatitude. The attitude of God's people. God's citizen. Kingdom citizen. Are you a kingdom citizen? Ay, ako lang yata pala dito. Ha? Kaya ano ko eh? May dual citizenship ka eh. Ano? Pagka tatlo, may kasama ng senior citizenship. Dual citizenship tayo. Dito tayo citizen of earth. Yes. And we are also citizens of heaven. Kaya yung ating pag-uugali, dapat makalangit. Ay, makalangit ba? Ay, Pastor, parang hindi ah. Makalangit ba ang ating pag-uugali? Kasi sabi dito mga kapatid, we are God's kingdom citizen. We are citizens of the kingdom. We should live a righteous life. Kasi nga, we are seeking God's kingdom and His righteousness. Kaya tawag dito, Beatitude. Amen, Beatitude. Alright. Ngayon, application. Seeking God's kingdom first is what? Is desiring God's presence above all. Hinahanap mo ang presensya ng Diyos higit sa lahat ng bagay. Better is one day in His court than 1,000 elsewhere. Amen? Mas nanaisin kung tumayo sa pintuan ng court ng Panginoon kaysa sa ibang lugar. Psalm 63 verse 1 sabi dito, O God, You are my God. Earnestly I seek You. My soul thirsts for You. My body longs for You in a dry and weary land where there is no water. Tignan nyo yung intensity ng emotion dito. Intensity ng paghanap niya sa Panginoon. He is so longing for God. He is longing for God's presence. Para daw tigang na lupa naghahanap ng morning dew. Ayun mga kapatid. Desiring God's presence above all. Nais ko ang presensya mo, Panginoon. Pipiliin mo yung worship song kaysa worldly song. Kasi you are seeking God's presence eh. Kapatid, if you are seeking God's presence, you kept on longing for God, you should be worshiping God all the time. Andiyan kayo mga kapatid. Kasi gusto mo yung presensya ng Panginoon. You cannot seek God's presence kung ang pinapakinggan mo lagi worldly song. Andiyan kayo mga kapatid. Stupid. Ay, paano ka masisik yung presence ng Panginoon? Ganun yung mga kanta, mga nagmumura, mga kabastusan, worldly song. Andiyan kayo mga kapatid. If you are a person of God, you are seeking God's kingdom, dapat yung mga pinapakinggan natin eh, godly song, not worldly song. Worship song. Walang presence ng Panginoon sa worldly song. Ayun, kumakanta si baka mamaya iba yung kanta yan, ha? Lagi naririnig, baka mamaya iba yung kanta yan, ha? Andiyan kayo mga kapatid. Naintindihan ba natin? Anong laman ng ating mga cellphone? Puro kanta bang makamundo? And you will not be able to seek, desire God's presence if you kept on listening those things. Those are trash, mga kapatid. Andiyan kayo? Sabi ni King ng Psalmist, O God, You are my God, I earnestly seek You. Hinahanap kita, Panginoon. Hinahanap ka ng katawan ko, Panginoon. Talaga namang matindi yung emotion dito eh. Why we ought to prioritize the fellowship? Bakit natin kailangan i-prioritize? Bakit pa ako pumunta ng simbahan? Bakit pa ako nagpe-fellowship sa mga kapatid? Bakit? God's presence is promised in the gathering of God's people. Pinangako ng Diyos ang kanyang presensya kapag tayo ay nagpe-fellowship eh. So therefore, you are seeking God's presence because why? You are going to the fellowship. Why? You are seeking God's presence. Because why? God promised His presence in the gathering of God's people. Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? There are two or three are gathered in My name. There am I in the midst of them.
May dalawa, tatlong nagkatipon sa pangalan ng Panginoon, naroon ako sa kanyang, sa kanilang kalagitnaan. Matthew 18:20. Basahin natin sabay-sabay. Excuse me, basahin natin. Nandiyan ba? Matthew 18:20. For there were two or three come together in my name, there am I with them. Amen. Ano bang sabi ng Psalms 22 verse 3? God inhabits the praise of His people. Yung presensya ng Panginoon bumababa when we are worshiping God together. Yun yung tinatawag na sikay na glory of God, the presence of God. Bumababa ang presensya ng Panginoon. Yes, God is everywhere. That is the omnipresence of God. Pero yung sikay na glory, the manifested presence of God, ay nararanasan natin. Kaya naman yung iba naiiyak. Mga kapatid, bakit? Kasi ngayon bumababa yung presensya ng Panginoon, pinaparanas niya yung ang presensya niya sa atin. God inhabits the praise of His people. Amen? Which means God dwells or sits in the midst of God's people who are praising Him. He is glorified among them and God enjoyed it. He draws nearer to us when we praise Him. Nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Pagsama-sama tayo na sumasamba sa Panginoon. Because why? You are seeking God's presence. You are seeking the kingdom of God. You are seeking His righteousness. Amen? Kaya nga sabi, better is one day in your courts than thousands elsewhere. Anong ibig sabihin pa ng seeking God's kingdom? Inquiring God's will above all. Una mga kapatid, ang sabi natin, excuse me. Desiring God's presence above all, inquiring God's will above all. Seek also means thinking, meditating, inquiring, reasoning. Ang ibig sabihin ng seeking, uulitin ko mga kapatid, thinking, meditating, inquiring, and reasoning. When we are seeking God's kingdom, we ought to always think about the will of the King. We must always inquire what He wants in our lives. Ano ba yung nais mo, Lord, sa buhay ko? Hindi laging anong plano ko sa buhay ko. Lord, anong plano natin sa buhay? Anong plano mo sa buhay ko? Andiyan kayo mga patid? Hindi laging kung ano yung nais mo. Pagka gumagawa ka ng plano sa buhay mo, dapat kasama si Lord. Kasama ba si Lord? Amen mga patid? Dapat laging kasama ang Panginoon sa ating mga plano sa buhay. Inquire God's will above all. We must always inquire what He wants in our... Ano bang gusto mo, Lord, sa akin? Ano bang pinagagawa mo po sa akin, Panginoon? Kasama ba si Lord? Sa mga plano natin, kasama ba si Lord? Sa mga pangarap natin, kasama ba si Lord? Parang sinasabi niya, isama mo naman ako dyan. Amen? Hindi yung sarili lang natin ang ating iniisip, mga kapatid. Amen? Our prayer should always... And with not my will, but yours be done. Kapag nananalangin ka, yes, humihiling ka sa Panginoon. Ito ang nais mo, Panginoon. Ito ang hinihiling ko sa iyo, Panginoon. But not my will, but yours be done. Huwag ang aking kalooban, Panginoon. Yun yung taong nagsisik ng kalooban ng Diyos. Amen, nandiyan kayo? Lord, huwag yung kalooban ko ang maganap. Yes, may prayer request ka sa Panginoon. Ito yung sinasabi mo. But hindi yung kalooban ko, Lord? But yung kalooban mo? Amen? Our prayer should be not my will, but yours be done. What this verse demands is, therefore, a commitment to find and to do the will of God. To ally once totally with His purpose. And this commitment must come first. Amen? The will of God is the Word of God. Everybody say, the will of God is the Word of God. Therefore, it is important to read and meditate the Word of God. Kasi gusto mo palang mangyari yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. You want to seek God's will. You want to do God's will. Read God's will. Because the will of God is the Word of God. Yung kalooban ng Panginoon, nasa Biblia, kapatid. Andiyan kayo, mga kapatid. So if you want to do the will of God, therefore you need to read and meditate the Word of God. Ano pang ibig sabihin ng seeking God's? Aiming God's glory above all. Ang target mo lagi,
bigyan ng kaluguran ng Panginoon. Mapasaya si Lord to please God in your lives. What is your aim in life? Amen. What is your aim in life? Our aim should be to make, in a simple term, to make God smile. Mapangiti ang Diyos. Mapasaya ang Panginoon. Yun yung target natin, mga kapatid. Amen? Yun yung target ng bawat isa sa atin. Amen? Seeking God's kingdom first. Amen? Whatever you do, sabi ng 1 Corinthians 10:31, so whatever you, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Lahat ng ginagawa mo, ang target mo, ang aim mo is to glorify God. Mapasaya ang Panginoon. Mabigyan ng kaluguran ang Panginoon. We aim for God's glory by living according to His will. Natutuwa si Lord sa'yo kung sinusunod mo ang kalooban niya. Sabi, tanongin mo yung katabi mo, sinusunod mo ba? Medyo pagalit ng konti, sinusunod mo ba? Sinusunod ba natin, mga kapatid? Seeking God's kingdom first means to do what He told us to do. Gagawin natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Seeking God's kingdom first means we live a life of holiness. Ito, wala, marami ng preacher, hindi ito pinipreach eh. Yung holiness, mga kapatid, yung pamumuhay ng may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Ano na lang, puro happy-happy. Oh, blessing. Happy-happy. Live a happy life. Oh, ganun na lang eh. Oh, God will bless you. Oh, claim it. Oh, puro ganun na lang ang preaching ngayon. Pero yung live a holy life, wala na eh. Mga kapatid, kung gusto mong sundin ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, seek God's kingdom and His righteousness, you must live a life, a holy life. Sasabihin natin, no, imposible. Hindi imposible. Bakit? The Holy Spirit is in us. The Holy Spirit will help us to live according to the will of God. Amen? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. But the fruit of the Spirit, because of the Holy Spirit in us. Sabi ng 1 Thessalonians 4:1, finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God. If you want to live a righteous life, to seek God's kingdom and His righteousness, anong sabi rito, mga kapatid? How to live in order to what? To please God. Mapasaya ang Panginoon. As in fact, you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Alin ang gagawin daw more and more? To please God. To live a life pleasing to God. Nakakalugod sa Panginoon. I know, mga kapatid. Nagiging mahina tayo sometimes. Meron tayong mga pagkukulang sa harapan ng Panginoon. Baka nga mas marami pa eh. Pero dapat nandun yung urge natin, Lord, I want to live a life, a holy life. Amen? Nandun ba yung puso mo? Lord, gusto kong sundin ang kalooban mo, mamuhay na may kabanalan sa iyong harapan. Nandun ba yung desire na gano'n, mga kapatid? That's seeking God's kingdom and His righteousness. Kasi kung wala yun, eh kapatid, anong pagkakaiba natin sa unbeliever? Dito inaasum nyo, as in fact you are living. Pinamumuhay nyo na eh. Pero, more pa. Mga kapatid, nakita natin. Sabi niya, do this more and more. Inasum na niya na namumuhay na may kabanalan eh. Namumuhay ng nakalulugod sa Panginoon. Ganun ba yung ating pamumuhay? Kung titignan natin ang ating buhay, meron bang kapiranggot na bakas ng holiness, ng righteousness? Meron ba, mga kapatid? Eh kung wala, kapatid, let us ask God. Repent, mga kapatid. Sabi dito, do it. Do this more and more. Amen. That is seeking, ano, seeking God's kingdom. The act of seeking. That is the act of seeking. Inuuna natin ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, the enemy of seeking God's kingdom first. Ano yung nakakahadlang? Ano yung kalaban ng mga nagsisik ng God's kingdom? Una, number one, worrying. Andiyan kayo, mga kapatid?
Yan ang number one na kalaban. Matthew 6:25, basahin natin sabay-sabay. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food? And the body more important than clothes? Ano yung unang kalaban, mga kapatid? Worrying. What is worrying? From this 10 verses passage, Matthew 6:25 to 37, the word worry is mentioned 6 times. 6 na beses binanggit dito sa passage na ito. Therefore, the point of this passage is mainly to instruct us not to worry. Yung main thought nito, mga kapatid, huwag kang mag-worry. Kasi 6 na beses binanggit yung worry. So, ang punto rito, huwag kang mag-worry. Instruct us not to worry and prioritize God's kingdom because He will definitely provide what we need. Kalaban ng seeking God's kingdom, unahin ng Lord, unahin ang kalooban niya, pag-aalala. Yan ang number one kalaban, mga kapatid. The Greek word means to have the mind distracted. Yung word ng worrying from the Greek word, to have the mind distracted. Hati ang isipan mo, kapatid. Kaya pala pag nagwa-worship ka, ang iniisip mo, paano ko yung kaya mabayaran yung utang ko? akala namin umiiyak ka na dahil pupuspos ka na eh. Yung pala, yung utang ko, Lord. 5-6 pa naman po, Panginoon. Saan ako kukuha? Mas matindi yung iyak ni kapatid. Sabi na, talaga naman kapatid. Your mind is distracted because of worry. Amen mga kapatid. Kapag ka distracted, pag worried ka, distracted ka. Amen? Pag worried ka, distracted ka, hindi ka makapokus sa Panginoon. May simpleng prayer, hindi mo magawa. Bakit? Wala nang bigas. Hindi ka na makapag-worship, hindi ka na makapagpasalamat. Sabi ng Biblia, do all things in thanksgiving, in everything give thanks. In prayer and supplication, with thanksgiving, present your request unto God. Laging kapag may prayer, thanksgiving eh. Hindi ka naman pasalamat. Kasi nga, worried ka eh. Saan kukuha, Lord? Saan kukuha? Saan kamay? Ganun yung mga term. Saan kamay ng... Walang saan ako kukuha, Lord? Distracted. Worry, mga kapatid. Worry. Sabi ng meaning ng Greek word is make the mind distracted. Nadidistract tayo eh. Ano? Hindi lang naman yung ating mga problema sa buhay eh. Maraming nakakadistract sa atin mga kapatid. Christ does not forbid prudent forethought. Hindi naman pinagbabawal ng Biblia, ng Panginoon, na magplano prudent, matalinong pagpaplano. Okay lang yun, isipin mo, wow, ito yung gagawin ko sa aking kinabukasan. Pero yung nag-aalala ka na, ibang usapan na yun. May kakainin pa ba kami? Ano? Yun yung worrying mga kapatid. Worrying simply means constantly thinking of what might happen. Yun ang ibig sabihin daw ng worrying. Constantly, walang tigil. Paikot-ikot. Constantly, ano mangyayari? Ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari? Puro ganun, paikot-ikot eh. Napapagod na yung problema, paikot-ikot eh. Kapatid, that's worrying. Constantly thinking of what might happen. It is excessive care for the affairs of your life. Excessive care. Hindi naman natin sinabing I don't care. Pero yung excessive care, talaga namang lagi mong iniisip, yung kakainin niyo, yung kinabukasan, yung tuition fee, lahat lagi na, wala ka ng panahon para magpasalamat sa Diyos, humingi sa Diyos, magtiwala sa Diyos, that's worrying. It will hinder you to seek God's kingdom. It is number one enemy. When you start worrying, your mind will get busy and distracted. When your mind gets busy, your body will follow. Susunod lang yun mga kapatid eh. And the result will to be busy to do God's will. Wala ka ng oras para gawin yung kalooban. Kasi syempre, isip ka ng isip, alala ka ng alala, ano yung kakainin namin bukas, ano yung dadanimitin namin bukas, ano kaya meron sa akin hinaharap. Alala ka ng alala, mga kapatid, yung katawan mo susunod. Magiging busy yung katawan mo. Gagawin mo yung, dahil alala, nag-aalala ka, gagawa ka ng paraan, didiskarte ka, mga kapatid. Yung didiskarte ka, pag anong mangyayari sa'yo, wala ka ng time para kay Lord.
Andiyan kayo mga kapatid. Kaya nga number one enemy is worrying. Kapag sinabi mo kapatid, magba-Bible study tayo, ay naku, parang sumasakit yung tagiliran ko ah. Ang dami sumasakit, sabi nga si Sister Cherry kanina, ay naku, parang sumasakit yung lalamunan ko ah. Ay, there's rumble in my tummy. Talaga namang pagka magba-Bible study tayo, mag-search tayo. Eh pag sinabi mo, ay rarakit tayo, ay saan? Saan yan? Go na go ka mga kapatid. Eh, kasi because you are worried sa kakainin mo bukas. Mas mahalaga sa'yo yung pagkakakitaan rather than seeking God's kingdom. Manalangin, magpasalamat, magtiwala sa Panginoon. Eh sa kanya galing lahat yun eh. Mga kapatid, hindi natin uunahin yung may bigay sa'yo ng kalakasan, yung nagbigay sa'yo ng trabaho, nagbigay sa'yo ng pagkakakitaan, nagbigay sa'yo ng buhay mo kapatid. Hindi mo unahin magpasalamat muna sa kanya bago hanapin yung pagkakitaan kapatid. O rarakit tayo. Ay sige, magbibihis lang ako. Pero pag ayain mo sa Bible study, nako, ay aambon yata, dumidilim eh. Ay kapatid, problem. Problem mga kapatid. No reason to worry. We don't have any reason to worry, mga kapatid. Worrying has no benefit. It does not add an hour to our lifespan. Hindi naman, nadagdagan ba yung buhay mo nung nag-alala ka? Umiksi pa nga eh. Diba? O, alala ka ng alala, maghapon, na-stress ka, talagang hindi ka na makapagtrabaho. Nadagdagan ba yung buhay mo? Hindi naman eh. Walang benefit sa worrying eh. Matthew 6:27 sabi dyan, basahin natin sabay-sabay. Andiyan ba? Amen. In fact, according to studies, anxiety generates a lot of illnesses. Maraming ano eh, kahit scientifically, maraming sakit na nakukuha sa pag-aalala. Amen mga kapatid. Who of you by worrying can add a single hour to his life? Oh, anong napala mo? O sabihin mo sa katabi mo, anong napala mo sa pag-aalala? Wala naman eh, di ba? Wala. So therefore, we should not worry. Do not worry. Sabihin mo sa sarili mo, do not worry. All is well, all is well. Do not worry. Iba pala yun. Do not worry. Amen? Sabi ng Biblia, do not, ano yung passage na binasa natin? Una, anong saan tayo hindi mag-worry? Do not worry about your life. Yung buhay mo, huwag ka mag-alala sa buhay mo. Matthew 6:25a, sabi dyan, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or what your body or what you will wear. Do not worry about your life. Ano kaya mangyayari sa buhay ko? May future kaya ako? Eh kapatid, safe na safe ang future mo kapag naka-kay Lord ka. You don't know what the future holds, but you know who holds the future. Eh bakit ka mag-aalala sa buhay mo? Ano ba mangyayari sa amin? Nandito kami sa ibang bansa, ano ba? Mamalimos na lang ba kami? Kapatid. May dumarating mga pagsubok sa ating buhay, pero tayo dapat magtiwala sa Panginoon. Ito nga yung patutuon namin eh. Sinasabi namin doon sa leaders nung nakaraan eh. May balita na uncertainty sa trabaho na si Sister Cherry. Pero tinuturuan kami ng Panginoon. Siyempre, mapapaisip ka. Paano yung visa ng mga anak? Paano yung insurance ng mga anak namin? Paano, ano ba? Eh, dinala kami ng Panginoon dito eh. E kung dito kami nilagay ng Panginoon para magministeryo, ang Lord ang bahala sa amin. Bakit kami mag-aalala? Hindi naman yung ginagamit ng Panginoon yung trabaho para i-provide yung pangangailangan mo. Pero yung pangangailangan mo galing kay Lord. Amen. Eh bakit tayo mag-aalala? Yeah, kapatid, sino magbabayad? Sino, paano mangyayari? Di ba kapatid? Naad ba yung nadagdagan ba tayo ng ano, pambayad? Wala naman eh. Hindi naman mga kapatid eh. Number one, do not worry about your life. Pangalawa, do not worry about your needs. Sabi ng verse 31, so do not worry saying, what shall we eat? Anong kakainin namin? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Anong dadamitin namin? Branded pa nga yung damit mo. Nag-aalala ka pa. Mga kapatid, do not worry about your needs. Huwag kang mag-alala sa kakainin mo kapatid. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Amen? Sabi nga ng Biblia, ako'y matanda na.
Mula pa ng pagkabata, wala pa akong nakitang pinabayaan ng Diyos. Amen. Sabi mo, hindi, don't worry, hindi ka pa babayaan ni Lord. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. He will provide our needs. Yung ating mga pangangailangan. So do not worry about... Pangatlo, do not worry about your future. Amen. Sabi ng 6:34, therefore do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Huwag tayo mag-alala sa bukas. Amen. Ang Lord ang bahala sa atin. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Do not worry. Anong gagawin natin? Instead, we should pray. Dalawa lang yan, magkalaban yan. Too much worry, you will not pray. Too much prayer, you will not worry. Magkalaban yan, kapatid eh. Tingnan mo, mag-pray ka na mag-pray, magpasalamat ka sa Panginoon. Mawawala yung worry eh. Amen? Praying is the best substitute for worrying. Why worry when you can pray? Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, maghingi ka kay Lord, sabi dito eh. In prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. May pangangailangan ka, anong daw gagawin natin? Humingi. Present your request to God. Paano tayo hihingi? Nagdidemand tayo? I claim it? Lord, asan na yung pangako mo? Ganun ba? Hindi. With prayer and petition, let your request be known unto God, sabi ng Biblia. With thanksgiving. Kapag nagpapasalamat ka, nagtitiwala ka. Amen? Ang taong nagpapasalamat, nagtitiwala sa Diyos. Salamat, Panginoon. Alam ko, hindi po ninyo kami bababayaan. Ito po yung mga pangangailangan namin, Panginoon. Present your request to God. Amen. Rather than being anxious and worry, you should pray. God is our Father who knows what we need. And He wants us to talk to Him and lovingly ask what we need. Matthew 6:32, ano sabi dyan? The pagans run after all these things. And your Heavenly Father knows what that you need. Pinagkumpara yung unbeliever, mga kapatid eh. Therefore, the Bible assumes na ikaw na believer, dapat hindi ka ganun. Hindi ka, you don't run after all of these things. Ano ibig sabihin ng run? Ibig sabihin, yun ang number one sa'yo. Yun ang bumubuhay sa'yo. Yung mga pangangailangan na yun. Yun yung hinahanap-hanap mo. Pagising mo pa lang sa umaga, paano kaya ako kikita? Imbis na magpasalamat ka sa Panginoon, salamat sa panibagong buhay. Sa ano kayang racket na naman? Ano naman kayang racket ang pwede kong pagkakita? Ano na naman kakainin naman? Kailangan na... Saan kaya ako hahanap? Hindi ganun, kapatid. You don't run after all of these things. Hindi ka hahabol-habol sa mga bagay na ito. Sabi dito, the pagans run after all these things. But, and your Father knows that you need them. Alam naman ni Lord na kailangan mo yun. Ipababayaan ka ba niya? Nakita niyo yung ginamit the term Father. Provider. Amen, mga kapatid. Yung tatay natin sa langit, yung Abba Father natin, hindi tayo pababayaan sa ating mga pangangailangan. Surely He will provide our needs. Sabi niya, your Father, Heavenly Father, knows that you need them. Alam ni Lord na kailangan yun. Pero yes, kailangan kang lumapit sa Panginoon. Pwede kang humingi sa Kanya, may pagtitiwala. Ano pa ang hadlang sa atin sa pagsik sa Panginoon? Worldliness. Matthew 6:32, for the Gentiles eagerly seek all these things. Amen. Epizeteo, ang ibig sabihin ng mga kapatid, intensely to demand, to crave. Ang ibig sabihin pala ng Biblia rito, mga kapatid, the pagans run after all these things, they crave. They run after these things. Parang hinahanap-hanap nila, parang nagugutom na gutom sila sa mga bagay na ito. Number one sa kanila itong mga bagay na ito, itong mga pangangailangan. Mga kapatid, mahalaga yung pangangailangan, pero hindi yan dapat ang number one. Amen? Hindi yan ang number one. Being so attached
and craving for anything in this world is totally opposite to seeking God's kingdom. Pagka-craving ka sa mga bagay na ito, sa mundong ito, mga kapatid, you will not seek God's kingdom. Kalaban yan eh. Kalaban ng seeking. These two cannot coexist in you. The essence of worldliness, exclusion of God. Worldliness, it exclusion of God. 1 John 2:15, sabi doon, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Huwag natin mahalin. Yung mga bagay na yan, pasamantala lang yan. Amen? Yung mga bagay na tinatangkilik natin, pasamantala lang yan, mga kapatid. Hindi na tayo dapat ibigin yan. 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all sorts of evil. And some by longing, tingnan yung word na ginamit, longing, craving, same word. Craving for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. For the love of money is the root of all evil. Yung mga daw umibig sa kayamanan, ano nangyari? They wandered away from faith, nawala na sa pananampalataya. They no longer seek the will of God. They no longer seek the kingdom of God. Why? They are longing, they are craving for all of these things, this money. Amen. When you start craving for anything in this world, you will become busy chasing after those. As a result, you will lose your sense of priority and becoming too busy for God's kingdom. Magiging busy kay. Lastly, the promise of seeking God's kingdom first. So ano nga yung benefit? Ano yung promise ng Panginoon when we seek God's kingdom? Una, God's provision. If you are seeking God's kingdom and His righteousness, anong pangako ng Diyos? Provision. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Sabi ng Biblia, all these things shall be added unto you. Basahin natin 6:31 hanggang 33. Do not worry or what will wear for clothing. For the Gentiles eagerly seek. For your heavenly Father knows. But seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be added unto you. Jesus promised that God will provide our needs if we seek God's kingdom and righteousness first. Pag inuuna mo si Lord, kapatid, if you are seeking God's kingdom first and His righteousness, ang paghahari ng Diyos sa buhay mo, ang pangako ng Panginoon, anong sabi? And all these things shall be added unto you. Idadagdag ng Panginoon sa iyo. Idadagdag ng Panginoon sa iyo. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Labis ba? Mga kapatid. Ito patutuo namin ng pamilya namin, mga kapatid. Itong pinost ko nga sa Facebook. Ang tagal na namin dito sa ibang bansa. Pero hindi namin naranasang ipinabayaan kami ng Panginoon. Hindi namin naranasang pinabayaan kami ng Panginoon. Unahin mo si Lord, kapatid. Hindi ka papabayaan ni Lord. All these things shall be added unto you. It's a question of priority. Inuuna ba natin si Lord? Unahin natin ang paghahari ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Idadagdag ng Panginoon sa atin. Pero pagbabalik ta rin natin yan, but oftentimes, we are so worried of all our needs, and we do not have time for God. Yun ang nangyayari, opposite eh. Because of worry, we are so worried of all these things. Ano nangyayari? We no longer seek God's kingdom and His righteousness. Nababaliktad. Because of worrying sa mga bagay na ito. Baliktarin mo kapatid. Seek God's kingdom. Trust God. And all these things shall be added unto you. Anong nangyayari? Pag binaliktad natin, seeking first all your needs and the kingdom of God and His righteousness will be deducted unto you. Kabaliktaran eh, pag binaliktad mo eh. If you seek first all these needs and the kingdom of God and His righteousness will be deducted unto you. Pag binaliktad natin. Matthew 21:43, therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to the people who will produce its fruit. We must seek God's kingdom first
Yung promise of seeking God's kingdom is provision. And another thing is peace from the Lord. Ang mga taong nagsisik ng kalooban ng Diyos, they stop worrying, they trust God for everything, merong kapayapaan kapatid eh. Kaya nakakatulog ng mahimbing. Kasi bakit? Nagtitiwala sa Panginoon. They are seeking God's kingdom first and His righteousness rather than worrying about all these things. Bakit? God will provide. Sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo sa likod, God will provide. Your heavenly Father knows that you need them. Amen. Isn't it very encouraging, mga kapatid? Isn't it very encouraging that yung term na your heavenly Father knows that you need them. Alam ng tatay mo sa langit, kapatid, yung mga kailangan mo. Humingi tayo sa Panginoon, sabi ng Biblia. Ask and it shall be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Lumapit tayo sa Panginoon kaysa mag-alala tayo na mag-alala ng mag-alala. Wala namang mangyayari. Lumapit tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. I think, nandyan ba yung clip na ilagay ko? Tingnan nga natin. I-share natin yung sound. Kung meron, kung wala, okay lang naman. Meron ba? May sound, pakishare yung sound. Excuse me. Meron dito eh. I-volume lang siguro. Martinez, yeah. Have a seat. Thank you, sir. You've been very productive your first month here. Do good work. I'm very grateful to be here. Well, Mr. Martinez, the reason I called you in here May is that I'm looking sound. For an additional manager to oversee inventory and shipping. Carries more responsibility, but it pays more. Sound like something you might be interested in? Yes, I would. But before I make my final decision, I'd like for you to work a shift in that department next week. You'll see a list of 17 crates coming in on this sheet. Now, one of the crates will be going to a separate warehouse. Mr. Martinez, when you report the inventory, 17 are coming in, but you want me to write down 16? Yes, that's right. I have another purpose for the extra crate. 17 are coming in. You are on my team, right? You want me to write down 16? Yes. Because I really can't use people who aren't on my team. I have another purpose for the extra crate. Tell you what. You think about it tonight and give me your answer in the morning. You are on my team, right? Make it 10 o'clock. Because I really can't use people. But I'll need to know if you really want this job. Good evening, sir. Tell you what. You think about it tonight and give me your answer in the morning. Make it 10 o'clock. But I'll need to know if you really want this job. Good evening, sir. Javi, we need this job. For the first time in a year, we're able to pay the bills. I know, Carmen, but he made it very clear. If I was not a team player, he did not want me there. Maybe it's not wrong. It just looks that way. He's the owner of the factory. He asked me to write down false information, Carmen. He asked me to lie. Maybe it's not wrong. It just looks that way. When do you have to give him an answer? 10 o'clock. He asked me to lie. Javi, if he lets you go, promise me that you will call me. If you don't, then I know everything is okay. 10 o'clock. Javi. Javi, if he lets you go, I don't want us to go back. You will call me. If you don't, then I know everything is okay. Javi. I don't want us to go back.
Good morning, sir. Good morning, Mr. Martinez. How are you this morning? Fine, thank you. How are you? I don't know yet. Please, have a seat. Good morning, sir. Good morning, Mr. You've had time to think about our conversation yesterday. Fine, thank you. Yes, sir, I did. And what did you decide? Are you on my team? Mr. Tyson, I am very grateful to have a job here. Yes, sir, I did. I cannot do as you have asked. What did you decide? Are you on my team? And why is that? Mr. Tyson, because it is wrong, sir. And it would be dishonoring to my God and my family to lie on that report. And why is that? Because it is wrong, sir. Do you understand what this may do to your job here? Dishonoring to my God and my family to lie on that report. Yes, sir, I do. Do you understand what this may do to your job here? Javier, may I shake your hand? Yes, sir, I do. Young man, you just gave me the right answer. I've been looking for someone to manage inventory and shipping, and quite frankly, you were the last person on my list. But I need somebody I can trust. Will you take the job? We'll adjust your pay. I'd be honored to, sir. Good. Then the job is yours. Now, Walter will go over all the specifics with you, and I'll make the announcement to the staff on Monday. Congratulations, Javier. Be honored to, sir. Oh, and Javier. Then the job is yours. Thanks for your integrity. I'll go over all the specifics with you, and I'll make the announcement to the staff on Monday. Congratulations, Javier. Well done, Javier. After six times, I was getting discouraged. Thanks for your integrity. It's rare. Well done, Javier. After six times, I was getting discouraged. Sige po, tayo tayong lahat. Praise the Lord. It's an illustration na unahin natin ang kalooban ng Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yes, sometimes pag ginawa natin yung tama, hindi ganun yung ending lagi eh, di ba? Hindi naman ganun lagi yung ending, pero tandaan natin laging meron tayong reward sa Panginoon. Hindi man ngayon, darating ang panahon. Pag ginawa natin yung kalooban ng Panginoon, we keep on seeking God's kingdom and His righteousness. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko at magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po sa iyong